sa vlog ni Nonoy. Guys, for this video, tutuldukan natin yung frequent question doon sa chat box sa aking Facebook account sa vlog ni Nonoy. Kung hanggang magkano daw ba pwede mong kitain sa pagmumuchacha mo dito sa Paris, France. So, gagawa ko na lang ng separate video. So, maraming curious kung hanggang magkano daw ba ang pinakasagad na pwede mong kitain sa pagkakatulo, pagmumuchacha, pag-aalipin, kung ano pang layman's term na gusto nyong gamitin. Basta trabahong bahay, home dominage, employee familial. Okay, tawag nun sa friend. So, ang lagi kong sagot doon, depende yan kung magkano ang rate mo per hour, ilang oras ka nagtatrabaho araw-araw, linggo-linggo at buwan-buwan. At depende yan sa usapan nyo ng employer mo. Hanggang magkano pa ang kaya ng katawan mo. Sasagarin mo ng sasagarin. Yung payslip ko ay ipapakita ko sa inyo as basis lang, okay? Na magkaroon lang kayo ng idea kung sa tingin nyo ba ay worth it na sumugal dito sa Paris, worth it na gumastos mula sa Pinas or sang bansa mo kayo magagaling, kung worth it ba na makipagsapalaran sa Paris. Yun naman talagang tanong nyo para malaman nyo kung worth it ba talaga, tama o mali. Okay? Kaya nyo tinatanong kung hanggang magkano ba ang pwedeng kitain. Okay, ito para sa mga kababayan natin na nangangarap pumunta dito at magipagsapalaran. Yung mga detalye na ito ay para sa kanila. Dako muna tayo dun sa minimum rate. I prepare the website, a research, kasi mahirap na. Baka masabihan na naman tayong hindi tayo nagre-research. Nakakahiya naman, di ba? SMIC 2019 on quote on net. So, ang SMIC per hour, 10 euro, 3 centimes. Yung net nun ay 8 euro, 9 centimes. Monthly na brute ay 1,525 euro. 47 cents. Ang net, kung nagtatrabaho ka ng 35 hours per month, ay 1,227 euros and 39 centimes. Ito yung net, okay, pag full-time ka. Kapag yung usapan nyo ng employer mo, full-time ka, 35 hours a week. Normally, 7 hours a day ka nun. Okay, ang per hour mo ay 8 euro and 9 centimes. Ngayon, dito, merong mga 39 hours, yung mga 8 hours ka from 4 days, tapos 7 hours ka lang ng 1 day. Okay? So, normally, let's say, 8 hours ka ng Monday, Tuesday, 7 hours ka ng Wednesday, 8 hours ka ng Thursday, Friday. So, ang total nun ay 39 hours. So, yung brute ay 1,699 euros and 81 centimes. Ang net mo nun ay 1,367 and 66 centimes. Okay? Tapos, yung brute mo sa annual. So, kung nakompleto mo yung buong taon, sa rate na yon na SMIC, yearly mo ay 18,306 euros. Okay? Ang net nun ay 14,729 euros. So, hindi siya nagpalit. Ganon pa rin yung kanyang rate. Kagaya dun sa nakong video kung magkano ang sahod dito sa Paris, France. So, dalawang uri ng trabaho dito. Part-time at full-time. Temps partiel at temps plein. Pag full-time ka, yung sahod mo, fix yon. Hindi yon nagbabago. Ang maganda lang dun sa full-time ay kapag madalas, kapag declare ka, madalas pag bakasyon yung employer mo, bakasyon ka din. Na may bayad ka. Kunyari, August, normally August, bakasyon niya ng mga bata sa school. So, nakabakasyon ka rin yan, wala ka rin trabaho niyan. Normally, bayad ka niyan pag full-time ka, naka-declare ka. Yun yung advantage ng full-time. Disadvantage lang ng full-time is that fix yung salary mo, kailangan mo mag-part-time ng weekend or magbenta na kung ano-ano para madagdagan yung income mo. Sa part-time naman, pwede mong i-maximize yung income mo. Pwede mong dagdagan trabaho mo para mas malaki yung kita. Normally, mas malaki talagang kita ng part-time. Also, sa part-time, hawak mo kasi yung oras mo. Kapag, for example, masama yung pakiramdam mo, parang hindi maganda yung pakiramdam mo, lalo na sa mga kababaihan, kapag may mga period sila, masakit yung puson, mahirap magtrabaho, pwede silang umabsent dahil yung responsibilidad nila, linis lang. Normally, pag part-time, linis ka lang nun, mga 3 oras lang yun, o 4 na oras, depende sa laki ng bahay. Kailangan mo lang kasi dyan ng time management. Kailangan mo lang marunong ka lang maghati-hati ng oras. Kailangan mo lang planuhin sino-sino yung mga employer na gawin mo sa araw na to, kung sino yung mga magkakalapit. Kasi maganda magkakalapit yung mga part-time mo para makakales ka ng oras ng biyahe. Lalo na kapag tulad niyan, grave, hindi ka makakabiyahe ng basta-basta. So kung magkakalapit yung part-time mo, mas madali ka makakarating sa pangalawang trabaho, mas mabilis mo matapos yung trabaho. Also, sa part-time kasi, tulad ng ginawa ko, pwede kang magdagdag ng mga sundo bata sa school.
school. Yun ang pinakamaganda. Mga sundo bala sa school, normally kung maayos ka makipag-usap sa employer, kahit bakasyon, bayad ka. Dahil sa part-time, normally hindi ka nun bayad. Depende sa usapan yun ng employer. Pero sa akin, di ako bayad. Sa mga ibang linis ko, doon lang ako sa bata, bayad. Kasi yun ang kaibahan ng part-time sa full-time. Sa part-time, mas malaki ang kita. Sa full-time, pwedeng lumaki ang kita, pero yung responsibilidad mo, sobrang laki din. Oras mo, sobrang laki din. Normally, pag umabot na ng mga 1.6 to 1.8 ang salary mo, mahaba na yun ang oras mo doon sa employer mo. Normally, ah, normally. Tsaka ang rate full-time, madalas nasa mababa lang, nasa simik lang talaga. Maximum minsan 10 per hour nila or binabayad normally sa mga full-time. Pero sa part-time, yun ang kaganda. Net mo per hour, pwede mong i-maximize. Kaya yung iba, may naririnig nga ako, iba 25 per hour, 20 per hour, 15 per hour. Pero ako, 12 lang. Hindi ako masyadong nagpapataas ng rate ko dahil napansin ko, mas mataas ang rate, mas mataas ang expectations. And normally, kapag hindi masaya ang employer sa rate na binabayad niya dahil sa demands mo, kung hindi siya masaya, madalas mararamdaman mo rin yun sa pakikitungo niya sa'yo. Okay? Yun yung napansin ko. Kung masaya siya sa binabayad niya sa'yo, masaya ka sa tinatanggap mo sa kanya, mas maganda yun. Hindi yung masaya ka lang sa mataas na rate, tapos siya hindi siya masaya dahil butas yung bulsa niya. Kasi siyempre, by budgeting din yan sila. Hindi naman yan sila basta-basta na lang na ilalaban nila yung ganong rate nang wala namang ka. Iniisip din nila yan. So, kailangan during rendezvous, maramdaman mo rin na ito lang yung budget ng employer ko. Hindi ako pwedeng yung budget niya pang 10 to 12 euro per hour lang, tapos ikaw gusto mong mag-demand ng 15 to 17 euro per hour. Tapos, umuo nga siya. Tapos, at the end, ilang buwan lang, parang nagmamaktol na siya dahil sobrang mahal ng rate mo per hour. Okay? Kailangan lang natin balansehin during rendezvous dahil hindi magandang tayo lang masaya, hindi rin naman magandang sila lang masaya. Dapat, kapwa kayong masaya. Gaya nung na-learn ko kay Sir Sol, shoutout ulit, sabi niya, together, close the transaction. Dapat both parties, masaya kayo sa pinag-usapan nyo, sa pinagkasunduan nyo. So, hindi pwedeng isang partido lang yung masaya. Dapat dalawa kayo masaya. Kung napapansin nyo, kung bumibili kayo sa mga tindahan, kapag masaya kayo sa binili nyong product, dahil yun ang budget nyo, yun ang gusto nyo, tapos masaya din yung tindero, di ba? Mas maganda yung ambience. Hindi katulad ng pinintahan kayo ng tindero ng mas mahal para mas malaki yung commission niya. Tapos kayo, nabutas yung bulsa nyo dahil kaka-sell stock niya sa inyo. Tapos nabutas yung bulsa nyo, nabaon kayo sa utang dahil doon, hindi kayo masaya, di ba? O di naman kaya kayo bumili kayo sa tindahan ng salesman, tapos binarat nyo ng binarat hanggang sa binigay na lang nila dahil nakulitan sila sa inyo, kayo masaya, siya hindi siya masaya. O di ba? Parang mas maganda na both parties masaya. Masaya yung tindero, masaya ka. Ganun din sa employer. Kung masaya ang employer sa binabayad niya dahil pasok sa budget niya, ikaw masaya ka rin dahil yun ang rate mo at nakuha mo at sa tingin mo naman ang quality ng trabaho mo ay doon lang sa rate na yun. O di, mas masaya kayo, di ba? Kasi pag masaya ang employer, madalas magtatagal kayong magkasama bilang employer at bilang empleyado. Okay, sobrang dami ko nang sinasabi. Okay, dumako tayo doon sa aking payslip. Alam kong mas interesado kayo doon. Magkano ba ang kinikita ko buwan-buwan? Okay, ito ay pinaka-latest. Kasi December 10 pa lang, so yung pinakahuling payslip ay November 2019. Ipakita ko sa inyo. So, unang tanong, ilan ang aking employers? Walaan nyo kung ilan. Kung nakita nyo doon sa aking thumbnails. So, ang employers ko every week ay... Sampo ang aking employers every week. Paano naging sampo? Okay, ikuntuan ko kayo. Tuwing Lunes, meron akong dalawang part-time na 3 hours at 4 hours. And then sa hapon, sundo bata. Tapos Martes, meron akong dalawang part-time na dalawang 3 hours. And then sa hapon, sundo bata. Merkules, yung sundo bata ko, Gardi Partachi, ay may linis siya ng 3 hours. So 3 hours sa umaga, 3 hours sa hapon. Magkasama sila sa isang building. So hindi ko lang kailangan bumiyahe. And then sa hapon, sundo yung mga bata. Webes, meron akong 4 hours and 3 hours. Biyernes, may dalawang 3 hours ako. So, Monday to Friday, yung aking sundo, bata. And then, sa umaga, may take 3 hours, 4 hours, or 3 hours, 3 hours, 3 hours, 3 hours, 3 hours, 4 hours, 3 hours, 3 hours. Okay? So, total of 10 employers. Okay? Sipag ko, diba? So, ayun. Ito na yung aking mga payslips. Isa-isahin ko. Okay? Para malaman natin kung magkano bang kinita ko noong November. Okay? Yung November, yung trabaho ko lang ay 20 days lang ako nagtrabaho noong November dahil yung November 1 ay holiday. Kahit biyernes
Biyernes yon, hindi ako nagtrabaho noon, walang school. So, anim yung aking 53 hours. Okay, papakita ko sa inyo. Simulan na natin sa first employer, employer number 1. So, ayan, si Monsieur Sergio. Guys, pagpasensyahan nyo na, tinakpan ko yung mga detalye. Yan ay mga confidential na mga detalye. So, pasensyahan nyo na, kailangan ko siyang i-cross out kasi hindi siya pwede sa public. Okay, I hope you understand. Pero nandyan pa rin yung first name lang. Yung last name, tinanggal ko. Yung pagdating sa address, tinanggal ko rin yung mga numbers. Yung mga codes, syempre, yung aking, yung mga numbers dyan. Kasi mga importante yan. Pwede kasi ma-hack yung account namin sa online. Kasi ito, napiprint lang ito sa online. Okay, so ano bang mga requirements sa pagkuha ng online account ito sa SISU. Sa SISU, kailangan mo ng SSS number para sa mga lalaki, nag-i-start siya sa 1 and then sa mga babae, nag-i-start siya sa 2. So, kapag ka nagsisimula sa ibang number, ibig sabihin, yung SSS number mo ay hindi pa permanent. So, itong SSS number, mag-a-appear ito sa iyong payslip once na meron ka na nito. Yung first employer ko, employer number 1, so, ang location nito ay nasa Puto. So, ito, makita nyo ba? So, yan yung address ko dito sa Paris. Pero, tinakpan ko lang yung number. Ayan, si Sergio Tablega. Ang sahod ko sa kanya per month ay 144. 3 hours per week ako sa kanya. Okay? Employer number 2. Employer number 2 ko is also 144 dahil 4 weeks lang. Kay Madam Yulia. So, ayan yung pangalan niya. Sa nasa Paris 8. Ayan, employer number 2. Next is the employer number 3. Ayan, 144 din. Ayan, Kimushu Jakus. Yan ay sa photo. Ito yung sales ng employer number 1. Sa number 3 ay magkakatabi. Okay? 3 hours yan sa kanila. And then, si employer. Ayan, si employer number 4. Okay? Si employer number 4 ay located sa Sangkwa. 93,400. Si Kimushu Arslan. And then, ayan, sad ko sa kanya ay 144 din. 3 hours a week din ako sa kanya. And then, si employer number 5. Si employer number 5 ay taga Bulon, Bilyancourt, si Madam Audrey. And then, sahod ko sa kanya ngayong November ay 144 din. Employer number 6. Employer number 6 ay located sa Mudong. Sahod ko sa kanya ay 144. And then, siya si Monsieur Pierre. Ang sahod ko sa kanya ay 211. Employer number 7. And then, si employer number 8 ay si Monsieur Jonathan. Sahod ko sa kanya ay 180. Okay? Yun ang mga nasa CISO ko. 8 sila. Sa Pudge Emploi, ito yung Pudge Emploi. Meron akong dalawang Pudge Emploi. Bakit? Dahil meron akong Gardisong Fong. Sinusundo ko sila sa creche. Dati, isa lang to. Yan lang, isa lang. Yan lang sila. Ngayon, dalawa na. Nag-Gardipatadji na. Nag-merge yung dalawang pamilya. So, mas malaki ang income kapag ganun. Bigyan ko yan ng tingin. Ayan, si Madam Aurelie. Dalawang to ay magkapit-bahay. Magkasama sila sa isang building. 652. Pangalawa, si Madam Tifan. Ayan. Kung napansin nyo, pares yung address niyan. Tinakpan ko lang yung number tsaka yung row. Sahod ko sa kanya ay 500. Okay? So, yan ang aking salary. Hulaan nyo na ba kung magkano ang sahod ko? 1-1 normally. Kasi ito pinaka-normal na sahod to dahil saktong 20 days ito eh. So, comment down below kung magkano ang sahod ko. Kung malalaman nyo kung tama yung sagot nyo doon sa description box below. Hey, joke lang. Yan yung sahod ko. Net yan. Okay? And ito naman yung brut na salary ko per month. Okay. Yun lang guys sa kinikita ko buwan-buwan. Ayoko na kasi sagirin yung oras ko. Ayoko na magtrabaho ng Sabado at Linggo. Ayoko talaga magtrabaho ng weekend hanggat maaari. Also holidays, hindi ko yung nagtatrabaho niyan. Kahit yung mga part-time, bahala kayo dyan. Kasi kailangan mag-spend time with my family. Also my health. Kailangan kong ingatan yung sarili. Huwag natin sagarin yung katawan natin, yung lakas natin. Ingatan natin yung ating sarili dahil ano pa ang silbi ng pera, diba? Nang sa mo kung papalyan na yung katawan mo dahil sinagad-sagad mo ng Lunes hanggang Biyernes, tapos may Sabado pa, may Linggo pa. Sobra-sobra na. So, Lunes hanggang Biyernes sa trabaho, okay na sa akin yan. Ayoko na ng Sabado, ayoko na ng holiday. Hindi na ako magtatrabaho niyan. So, yan na yun. So, ngayon, tatanungin ko kayo, worth it ba?
na sumugal dito sa Paris? Worth it ba na gumastos mula sa Pinas ng hundreds, hundreds of thousands papuntang Paris? Worth it ba? Worth it ba ang ganyang sahod? Monday to Friday na trabaho? Worth it ba yung ganyang income? Comment down below. Hindi yan pagmamayabang. Kung sa tingin nyo malaki yan, nagyayabang ako, hindi. Meron pang mas malakas kumita dyan. Okay? Meron kumikita pa ng 3,000, 4,000. Pero yung responsibilidad nila sa trabaho, sobrang laki na. So yan ay example ko lang sa inyo. Hanggang magkano ba ang pwede mong kitain sa pagmumutsatsa mo dito sa Paris? Yan ay sahod lang ng isang katulong. Pobreng katulong dito sa Paris, friend. Guys, ngayon yung sahod ko, yan ay bunga ng pagpuporsige. Hindi yan aksidente na nakuha ko ang trabaho niyan. So ilang taon ko rin yan na trinabaho. Ilang gabi ko rin yan na pinagpuyatan doon sa UPs. Kasi kung mag-aantay ka lang ng bigay, wala talagang mangyayari sa'yo. So kailangan mong maghanap. Huwag kayong mag-expect na pagdating nyo, ganyan kaagad yung sahod nyo. Yan ay posible lang na pwede nyong kitain. Ako, for magpa-5 years na dito, okay? So, normal lang na dapat ganyan na yung declare ko, ganyan na yung income ko. Normally, pagdating nyo dito, mag-start talaga kayo sa almost wala. So, mas maganda, mas masarap ang tagumpay kung pinaghihirapan mo. Kaya ko pinakita sa inyo, posible nyong kitain yan or mas malaki pa dyan. With my intention na sana ma-inspire ko kayo na makipagsapalaran, kung minsan kailangan paghirapan, talagang paghirapan mo para maabot mo ang iyong mga pangarap. Kailangan mo lang tibayin yung loob mo, manampalataya ka at trabahuhin mo. Makakapagtabi ka ng mas malaki para sa kinabukasan. Umunlad sa buhay, di ba? So yun lang guys, thank you so much for watching. Don't forget to hit like and subscribe to my channel, Vlog ni Nonoy. Merci, i-kabian tu.